Okay, welcome back mga boss ano. So, i-share ko naman ngayon yung tungkol sa vibration ng motor, kung saan nga ba nanggagaling ang vibration ng motor ano. Kung bakit nagkakaroon ng vibrate ng motor. So, kadalasan na may vibrate ng mga motor is yung mga China bike mga boss. So, kapag branded yung motor mo at may vibrate, so alam mo na kung saan galing. Meron kasi yan mga boss, yung vibrate is yung paggaling, kagagaling ng kasa, brand new yung motor, tapos malakas na agad yung vibrate niya. Ibig sabihin, yung vibration is nanggagaling dun sa loob, hindi yung maluwag yung mga tornilyo. Ang kadalasan yan mga boss, sa loob talaga mismo ng makina. So kasi yung crankshaft niyan mga boss, pag bumaba yung piston, umiikot yon yung crankshaft na yon, dalawa yung magkabila na ganyan. Tapos parang nagwiwigil siya mga boss. Alam nyo yung bengkong na mags, pag umiikot parang gumaganyan. Kaya malakas yung vibration noon mga boss. Kaya pag galing naman ng loob ng kasa, bago pa, hindi naman siya ma-vibrate, tapos mga ilang buwan lang, nag-vibration na siya, doon nyo titingnan yung mga bolt, doon pa lang tayo magtitingin mga boss, kung lumuwag na tong mga to. Kasi pag galing ng kasa, tapos sisikipan uli natin to, kalalabas pa lang ng kasa, baka masira naman yung magka-problema kayo niyan mga boss. Kasi yan, may mga sukat yung higpit niyan eh. Kaya hindi mo dapat yan basta-basta higpitan kung galing pa lang ng kasa. So pag matagal mo nang ginamit, nagkaroon ng vibration, doon mo lang isipin na baka may mga maluwag na tornilyo sa mga engine bolt. Isa rin dyan mga boss is yung nandito sa kwan natin na to, swing arm. So mapapansin nyo yung bago pa, wala namang vibration, tapos nung tumagal nagkaroon. Posible rin ito mga boss kasi palitin na sa may swing arm yung bushing nya. Yung iba kasi nya meron yung goma lang, yung iba naman bearing. Dalawang klase yon mga boss, yung papalitan nyo dyan, kaya nagkakaroon siya ng vibration. So yung iba ang ginagawa naman, magpapalit sila ng sprocket, ginagawa nilang high speed eh. Pero pagka pang tricycle yung motor mo, mag high speed ka, so hindi na maganda, hirap na yung motor mo nun. So wala na talaga tayong magagawa dun ano, kundi dito lang sa may crankshaft magpapalit tayo. Kaso malaking trabaho yun eh, pag bago yung motor mo, hindi na kailangan na magpalit ka no. Ang gagawin na lang natin na solusyon doon, yun na lang, magpapalit ka ng high speed. So pag tricycle hindi naman pwede. Isa pang tips mga boss para malaman nyo kung saan nanggagaling yung vibration ng motor nyo. Minsan pag umupo kayo mga boss, tapos maandar yung motor nyo, nagbabibrate dito sa may bandang upuan, kasama dito sa may tangke. So pagka ganon mga boss, ibig sabihin yung vibration is nanggagaling dito sa ating engine. So paano naman mga boss kung nakaupo ka dito, maandar, wala namang vibrate dito sa upuan, tapos sa may tangke, wala, sa kamay nyo, nagbabibrate. So ang problema lang noon mga boss, pag dito lang sa kamay nyo, ibig sabihin itong handlebar nyo mga boss. Kadalasan na nagkakaroon ng vibration is yung handlebar nya, yung walang ganito, yung isang buo lang siyang ganyan. So ang gagawin nyo naman doon, lalagyan nyo ng, palta nyo ng may ganito. O meron naman nabibili yung kinakabit lang na ganyan, tapos sinihigpitan para mabawasan yung vibration ng handlebar, o maluwag naman yun nandito. Yun mga boss. So dalawa yan, baka na sa handlebar lang kayo nagkakaroon ng vibration, hindi naman yung buo. Yung iba talagang dito sa makina nang gagaling talaga, yung iba naman sa handlebar lang mismo nagkakaroon ng vibration. So pag ma-check nyo kung sa handlebar lang, dito yan sa upuan, pag nakaupo kayo sa motor nyo at tumatakbo kayo,
So malalaman nyo kung saan ang gagaling yung vibration. So ganoon lang mga boss, ano? So sana may naibigay tayong kaunting tips o basic sa ating video na to. Maraming salamat mga boss.